So ayan guys, good morning, no? Ipapakita namin sa inyo yung kaibahan ng mga housing project na minsan magaganda yung mga wall plastering. Meron naman na medyo kailangan retukihin mo pa ng konti. So ganun talaga guys, makukuha naman yan sa pagmamasilya. So ito guys, mapapansin nyo, hindi siya totally talaga parang smooth, like smooth fine finish plastering. Kaya kailangan natin itong haguran ng paulit-ulit na masilya para hindi makita yung kanyang mga upa, mga kanyang lubog, tsaka yung mga kamot niya. Gaya nito. So dito, inuna natin yung mga spots. Kasi makikita niyo talaga, ayan o, ang haba ng kamot at lubog niya. So ito. Ito rin. Ay, kitang-kita. So after niya matuyo guys, haguran ulit natin yan ng masilya, tapos diretso na tayo sa pagtatapo. So yun nga guys, welcome back to our channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe mo na. Like and share, comment down below, and click mo na rin din yung notification bell para maging updated ka sa aming mga video. Salamat guys and magandang araw. So ayan, good morning guys. Continuation natin dito. Pangatlong araw natin ito ngayon. So ayan, after nga masilyahan lahat ng walls and ceiling, Artiflex walls, concrete walls, liliyahin natin siya. So liliyahin natin siya guys ng 120 na numero gamit ng liha. So yun nga lang guys, alalay lang din sa pagliliha para hindi naman mapudpod yung mga pinagmasilyahan nyo, para hindi lumubog, maging flat lang siya. Yan. So yun guys, matapos natin itong maliha lahat ng walls, Artiflex walls and concrete walls, gagawin natin guys, wawalisan natin siya. Kasi guys, may mga alikabok ng konti yan eh, gawa nung nagliha ka. Syempre, medyo may mga nakadikit pa rin dyan. Para guys, pag naghagod ka ng top coat, dire-diretso na yung paghahagod mo. Tsaka para kumapit siya ng husto. Kasi kung may alikabok yan, hindi yan kakapit ng husto. Pero syempre, hagod yan. Sa salitang Tagalog, yan. Nagkahagod na tayo. So yan, wax in, wax out lang. Up and down, hanggang sa makuha mo yung consistent na kulay na gusto nung may-ari. So all white lang naman lahat ng ng walls eh. Ang kaibahan lang nito, syempre, ngayon gumagamit na tayo ng mga modern, kagaya ng sinisemi-gloss na natin or ginagloss na natin. So tip nga lang namin guys, kung talagang gusto nyo ng pulidong pintura, kung gusto nyo naka-gloss, kung gusto nyo ng gloss talaga, kailangan yung masilya mo talaga is pure fine. Pero kung sa mga walls pala, nakikita nyo na napaka mahirap ng remedyohan, okay na yung semi-gloss para hindi nahahalata yung mga plastering, yung mga plastering na ginawa ng mga mason. So yun. So ito, ito yung makikita natin dito. Pangalawang mano na to. So syempre, nakikita pa natin yung mga spotting. Uulitin natin yung mga mano na yan. Mga paghagod sa wall hanggang sa maging pure flat na siya ng white coated.
So panayad lang guys yung paghahagod natin ng roller, no? Taas baba. Huwag natin madaliin. So yun. Guys, tip lang namin, no? Kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan kung paano tayo nagpipintura. Pero syempre, mas maganda magpintura kung naka-tiles na yung wall. Ay, back wall yung sinabi ko. Naka-tiles na yung flooring. Yes! Pero syempre, depende rin din sa flooring ng tiles na ilalagay nyo. Kasi kung sakaling rough tiles yung nilagay nyo, syempre medyo matrabaho. Kami, ina-allow namin, syempre uso na ngayon sa mga flooring sa sala, yung mga semi-granite or yung granite or porcelain. So yun, kahit mapatakan yung guys ng pintura, walang problema. Madali lang yung tanggalin. Pero sa kaso kasi nito, syempre wala pa tong tiles. Di natin alam kung anong plano ng may-ari dito. Syempre, sa ngayon kasi, budget, pero kasi sinasuggest ko, dapat naka-tiles na to. Kasi pag nag-tiles installation dito na nakapintura na, oo, kahit semi-gloss tong wall, madudumihan pa rin to. So, para maiwasan natin yung mga gastos or yung mga pagre-retouch, syempre, another bilin na naman ng mga pintura yan eh, another bilin na naman ng mga gamit yan. Mas maganda sana ako naka-tiles na siya. So yun lang yung mga masasuggest namin, pero if ever na kung yun talaga lang yung kaya ng may-ari, kung yun lang talaga yung gusto niya, yun ang susundin natin. So yun guys, no, tip lang namin, kadalasan talaga nilalagay sa baseboard na part is yung cornisa. So ang sukat nun minsan 2x4, 2x6. Kaso nga lang, mas maganda yung lagay yun guys kung lapat na lapat yung wall. Hindi kagaya nito guys, so nakikita nyo na. Ayun, no? Patabingi. Kaya yung eskwala niya, panikurano, tabingi rin ang mangyayari dito. So, kadalasan guys, ginagawa naman sa mga bahay, pwede na yung baseboard na lining gamit yung paintbrush, tapos yung pintura. So, ang gusto na mangyayari dito, chocolate brown. Pwede na yon. So, ayan. Siya nga pala guys, para makatipid din sa pintura, kung meron din kayong chocolate brown na enamel or quick dry enamel, pwede yung dito kasi makintab na yon. So maganda rin lagyan ng baseboard to guys para hindi makita yung parang pinakadumi. Yan, sa ilalim na yan. Kasi yan guys, pag pinner white nyo lang yan, makikita pa rin yung uka o yung dumi niya. Kaya kailangan talaga or maganda talaga lagyan ng baseboard guys. So ayun guys, no, magandang balita. Dito sa ginagawa namin, may dumating na na ayuda. Ayuda ng Meralco. So ayan madam, ipapasa ko na lang po sa inyo yung bill, pipicturan ko, isi-send ko sa messenger nyo. So ayan guys, pag nakaguran nyo yung isang part ng wall, for example, ganito yung part ng wall guys, simula dyan hanggang dito. Yan ang isang part ng wall. Pag nakaguran nyo yan guys, bilangan nyo lang yan ng 30 minutes to 35 minutes bago nyo balikan uli yung part na yon papunta dito. So yan. So 30 minutes lang yan guys bago matuyo. So ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood at natapos na naman yung araw natin ngayon. So guys, tiis-tiis lang tayo at sana matapos na yung crisis na kinakaharap natin. So as of now, laging tatandaan, stay safe muna, stay at home muna. God bless you all guys. And see you on the next video.